tignan mo! Binuhat ng kumikinang na bulalakaw ang prinsipe at ang prinsesa. Ano kayang mangyayari sa kanila? Subaybayan natin ang kwento ngayon dito sa WOA Fairy Tales! Noong pinakaunang panahon, hinati ng kataas-taasang Diyos ang mundo sa tatlong lupain. Ang isa ay puno ng yelo na pinamumunuan ng hari ng yelo. At ang isa ay mainit na lupain na puno ng liwanag na pinamumunuan ng Panginoon ng banal na apoy. At ang huli ay isang lihim na lupain na walang nakakaalam kung ano ang nasa loob nito. Bagamat may mga taglay na kapangyarihan, ayaw ng dalawang hari sa isa't isa. Palagi silang magkagalit at pinagtatalunan kung sino ang may pinakamataas na kapangyarihan. Ang tunggalian ay nagpahirap sa mga tao sa mga lupain iyon sa nakakatakot na panahon. Ang isang lupain ay masyadong malamig at ang isa ay masyadong mainit. Bukod dito, ang kanilang mapuot na ugali ay nagdulot pa ng kaguluhan sa kanilang sariling pamilya. Noong panahong iyon, parehong buntis ang dalawang reyna. Upang ipagdiwang ang dakilang kaganapang iyon, nagdaos ng salo-salo ang kataas-taasang kapangyarihan para sa sino mang darating at babatiin ang dalawang hari. Inakala ng lahat na para sa piging, ang dalawang hari ay kakalimutan ng kanilang away. Gayunpaman, hindi ito nangyari. Nagpatuloy sila sa pagtatalo at sumiklaban-labanan. Hindi ko matiis ang nakakainis niyang mukha. Nagpapanggap siyang malamig palagi. Sinong may poot? Sinong nagpapanggap na malamig? Hindi ka naman mas magaling sa akin. Bakit kailangan mong maging mayabang at mainitin ang ulo? Oo, mainitin ang ulo ko. Pero kayang tunawin ng apoy ko ang yelo mo. Aminin mo na lang. Mas mahina ka kaysa sa akin. Anong sabi mo? Sa tingin mo mas mahina ako sa'yo? Hinahamon kita sa isang labanan. Pagkatapos ay nagsimula silang maglaban. Sa kasamaang palad, habang nakikipaglaban sila, hindi nila makontrol ang kanilang mga kapangyarihan, kaya lumipad ito sa buong paligid. Ang kapangyarihan ng yelo ay lumipad sa katawan ng reyna ng apoy, at ang kapangyarihan ng apoy ay tumama sa katawan ng reyna ng yelo. Maayos na ang lahat, hanggang sa isinilang ng dalawang reyna ang kanilang mga anak. Ang reyna ng kaharian ng apoy ay nagsilang ng isang prinsipe na nagngangalang Fidel. Minana niya ang kapangyarihan ng apoy. Ngunit mayroon siyang markang yelo sa kanyang noo at isang malamig na puso. Ang pusong yelo ay tila pinapatay ang kanyang apoy na buhay. Ang prinsesa Frosa mula sa kaharian ng yelo ay hindi rin maayos. Siya ay ipinanganak na may apoy na tanda sa kanyang noo at isang nasusunog na puso. Ito'y nagpapasakit sa kanya sa lahat ng oras. Ang prinsipe at prinsesa ay dinalang kabaligtaran na sumpa sa kanila. Kaya't humina sila ng humina araw-araw. Sa pag-aalala para sa kanilang mga anak, ang dalawang hari ay kailangang magkasundo. Magkasama nilang hinanap ang kataas-taasang Diyos. Aking dakilang Diyos, nagsisisi talaga kami sa aming kayabangan na masamang nakaapekto sa dalawang bata. Gagawin namin ang lahat para magbago. Maawa ka sa kanila. Pakiusap, iligtas mo sila. Oo, aakuin namin ang lahat ng responsibilidad. At kahit ang epekto, gusto lang namin silang iligtas. Napakahirap para sa kanila. Kung nais ang mga bata na maligtas, kailangan nilang pumunta sa mahiwagang lupain ng mag-isa. At hanapin ang bulalakaw. Mailigtas man nila ang kanilang sarili o hindi, depende lahat sa kanilang katapangan at katalinuhan. Iyon lang ang may tutulong ko. Kasunod ang kanyang tagubilin, ang prinsipe at prinsesa ay nagkita sa kagubatan bagong mahiwagang lupain. Sabay silang tumawid sa kagubatan at narating ang misteryosong lupain. Pagkapasok pa lang ay hinarang sila ng kumukulong putik na may mainit at malakas na agos. Wala ito! Ilog lang ang kumukulong putik! Humatras ka! Gagawin ko itong yelo! Bakit hindi nagbago ang ilog ngayon? Iniinis ako nito! Susubukan ko! Meron din akong pusong yelo! Susubukan kong gamitin ang parehong kapangyarihan! Lumapit ang prinsipe sa ilog. Pinagsama niya ang dalawang kapangyarihan at ginawang higanteng bato ang ilog ng putik.
Mabilis na tumawid ang prinsesa sa ilog. Gayunpaman, mainit pa rin ang bato, dahilan para masunog ang kanyang binti. Agad siyang nakabawi. Kung ayos lang, kaya kitang buhatin para tumawid sa ilog. Hindi ako natatakot sa mainit na batong yun, para mas mabilis ko itong magawa. Ha? Huh? Kung gayon, tulungan mo ko. Palibas ay nasa likod ng prinsipe, nakita ni Frosa na tumitibok ang kanyang puso. Pagtawid sa ilog, nakita sila nang nagniningning na kalahati ng pulang hiyas. Agad nila itong kinuha at nagpatuloy sa paglalakbay. Pagtawid sa ilog ng mainit na putik, nakarating sila sa lupain ng yelo. Mayroong ulan ng yelo na mayroong matatalas na yelo na bumabagsak mula sa langit. Ang prinsesa ng yelo ay mabilis na nakaisip ng ideya. Lumikha siya ng matatag na kalasag ng yelo upang protektahan sila. Sabay silang naglakad sa matatalas na yelo. Sa kasamaang palad sa kalagitnaan, ang kalasag ay nasira sa bigat ng mga yelo. Dahil likas na matapang, niyakap ni Fidel si Frosa at tinakpan. Isang matalim na yelo ang lumipad patungo sa kanila. Walang kamalay-malay na itinaas ni Frosa ang kanyang braso upang takpan ito. Sa sandaling iyon, ang kapangyarihan ng apoy sa loob ng kanyang katawan ay aktibo. At natunaw nito ang mga bumagsak na yelo. Matagumpay nilang natawid ang lupain ng yelo. At nakolekta ang kalahati ng asul na hiyas. Dahil matagal na silang gumamit ng magkasulungat na kapangyarihan, humina ng humina ang dalawa. Sinubukan nilang maglakad ng dahan-dahan patungo sa lihim na lupain. Sa wakas ay narating nilang isang pinto na may nakaukit na disenyo ng buwan at bituin. May bilog na butas sa gitna ng pinto. Alam ko na! Frosa, ibigay mo sa akin ang natitirang piraso ng hiyas! Kailangang pag-isahin ng prinsipe ang dalawang piraso ng hiyas. At ilagay ito sa butas. Matagumpay niya nang buksan ang pinto. Pagpasok sa loob, lahat ay natatakpan ng maitim na hamog. Hindi nila makita ang isa't isa. Fidel! Fidel! Nasaan ka? Naririnig mo ba ako? Sa oras na yun, may isang anino na tila si Fidel ang lumitaw. Agad itong sumugod kay Frosa. Walang alam na prinsesa. Ako si Fidel. Napakaswerte. Hindi mo namalaya na sinimantala kita sa buong paglalakbay natin. Ngayon, nandito na ako sa lugar na gusto kong puntahan. Iisa lang sa atin ang maliligtas ng bulalakaw, kaya kailangan kita ipadala sa impyerno. Noong una, galit talaga si Frosa. Ngunit mabilis ang napagtanto na may mali sa salitang iyon. Ang hamog sa paligid! Paano nalaman ni Fidel kung nasan ako? Tsaka, mabait talaga si Fidel. Hindi niya pinansin lahat ng panganib para iligtas ako. Hinding-hindi niya gagawin yun. Impostor! Hindi ikaw si Fidel! Sigurado! Ang aking Fidel ay hindi kailanman magiging kasing sama mo! Tinira ni Frosa ang anino. Natalo ito. At nawala ang hamog. Lumitaw ang maliwanag na langit na may kumikinang na bulalakaw sa gitna at nagkita ang dalawa. Huh? Frosa, nandito ka! Kanina pa kita hinahanap. Ayos ka lang ba? Masyado mo akong pinakaba. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Sa sandaling iyon, nagliwanag ang bulalakaw at lumipad patungo kay Frosa. Huh? Fidel! Isang tao lang ang kayang iligtas ang bulalakaw na to. Ibibigay ko sa iyo ang buhay na ito para sa akin. Mabuhay ka ng masaya. Hindi, Frosa. Lumipad sa iyo ang bulalakaw. Ikaw ang pinili nito. Huwag kang mag-alala sa akin. Gamitin mo ito. Bilis! Mas matalino ka at mas kalmado kaysa sa akin. Makakamit mo ang magagandang bagay sa hinaharap. Kunin mo ito. Kapag wala na ako, alagaan mo mga magulang ko para sa akin. Sa wakas, nagunwa rin pumayag si Fidel. At bigla niyang itinulak ang bituin kay Frosa. Talagang nagulat si Frosa. Ngunit sa sandaling hindi pa pumapasok ang bulalakaw sa kanyang katawan,
Sumugod siya ron at niyakap si Fidel ng mahigpit. Ang bulalakaw ay lumiwanag at ang dalawa ay lumipad. Ang dalawang kapangyarihan ay lumabas sa kanilang mga katawan, pinagsama at naglaho. At ang mga tanda sa kanilang noo ay nawala din. Fidel, nakikita mo ba? Nawala na ang sumpa! Buhay tayo! Oo, nawala na ang sumpa. Pero hindi pa natapos ang pagmamahalan natin, di ba? Frosa, papayag ka bang makasama ako at ipagpatuloy ang pagmamahalang ito habang buhay? Oo, sumasang-ayon ako! Matapos malampasan ang panganib, muli silang nagkasama. Napagtanto ng dalawang hari ang kanilang mga pagkakamali. Nagkasundo sila at ibinigay ang trono sa kanilang mga anak. Hindi nagtagal ay naluklok si Prinsesa Frosa at Prinsipe Fidel ang dalawang kaharian ay nagkaisa. Ginawa ang magandang panahon na may apat na klima at ang mga tao ay namuhay sa kaligayahan at kapayapaan magpakailanman. Sa isang magandang kaharian, sa tabi ng isang luntiang kagubatan, may nakaupong isang malaking bulkan na siyang masasakupan ng diyos ng apoy na si Hika. Sa tabi mismo ng bulkan ay may sariwang ilog na dumadaloy sa kagubatan na nakapalibot sa kaharian na pinamumuluan ng diyos ng tubig na si Avery. Magkapatid sila, ngunit ang kanilang personalidad ay magkasalungat. Si Avery ay palakaibigan at lubos na nagugustuhan ng lahat. Siya ay gumagamit ng pinakamistikong gamot sa rehiyon. Madalas na gumagala at nag-aalaga ng mga sagradong kahahuyan ng kaharian. Samantala, si Hika ay lubhang matigas ang ulo at mabangis. Kapag nagalit siya, paparusahan at susunugin niya sila. Yun ang dahilan kung bakit labis na natakot sa kanya ang lahat. Taon-taon sa kagubatan ay may nagaganap na isang pagdiriwang na pinamumunuan ni Avery. Ang pagdiriwang ay dinaluhan ng maraming tao ng kaharian, nagsasayaw at nagsasaya ng sama-sama. Inimbitahan din si Hika na dumalo. Nang makitang palakaibigan si Avery sa lahat, hinamak niya ito. Aba, hangal pa rin ang kapatid kong si Avery. Siya isang diyosa, ngunit siya ay mapagkumbaba sa mga karaniwang tao at naglalaro ng walang kwentang mga panlilin lang. Noong panahong iyon, dumalo rin sa pagdiriwang ang gwapo at magalang na batang prinsipe ng kahariang iyon, na si Cooper. Kamusta? Ako si Prinsipe Cooper ng kahariang ito. Natutuwa akong makilala ang dalawang magandang diyosa na ito. Salamat, Diyosa Avery, sa pagtuturo mo ng medisina sa aking mga tao at sa pagtulong mo sa kanila ng husto. Sa sandaling makita niya ang prinsipe, ang diwata ng apoy na si Hika ay nahulog kaagad sa kanya. Diyos ko, bakit may ganitong kagwapong lalaki sa mundo? Parang nahulog na yata ako sa kanya. Hanggang sa nagpaalam si Cooper at umuwi, hindi pa rin naaalis sa isip ni Hika ang gwapong batang prinsipe. Paano ko makukuha si Cooper sa tabi ko? Gusto ko siyang pakasalan. Lahat ng gusto ko ay dapat mapasakin. Pero hindi ako makakapunta sa palasyo niya para mag-alok ng kasal. Mapapaligiran kasi ito ng tubig. Kailangan kong maghanap ng maimpluwensyang ambasador doon para mag-alok ng kasal kay Prinsipe Cooper. Tama, ang kapatid ko, si Avery. Paano kung aakitin niya si Cooper ko? Ngunit kung hindi si Avery, wala nang mas angkop kaysa sa kanya. Avery, may hihiling yan akong pabor. Hindi ka pwedeng tumanggi. Oo, handa ako, pero ano yun? Sinabi ni Hika kay Avery na gusto niyang mag-alok ng kasal kay Prinsipe Cooper at tinakot ang kanyang kapatid. Tandaan mo to, sa loob ng 3 araw, kailangan mong ibalik sa akin si Cooper. Kung hindi mo magagawa yun, ang buong kagubatan ay lalamunin ng apoy sa aking galit. Mas mabuting umalis ka na ngayon. Hindi ko hahayaang sirain ni Hika ang sagradong kagubatan na ito. Maghihirap din ang mga tao dito. Kaya kailangan pumayag ni Avery sa hiling ni Hika. Mabuti yan. Magaling, kapatid ko. Mabilis na nagpunta si Avery sa palasyo ni Cooper. Natuwa ang prinsipe. Lumabas upang batiin ang diyosa ng tubig at pinapasok siya. Prinsipe Cooper, naparito ako upang magmakaawa sa iyo. Pakiusap, tanggapin ang aking panukalang pagpapakasal. Talaga, Avery? Yan ba ay... Yan, ang diyos ng apoy. Si Hika, ang kapatid ko. Si Hika ba? Pero akala ko... Sino ba sa tingin mo? Naku, wala lang. Sige, sabihin mo lang. Ang panukalang ito ay kinagulat ng lahat dahil lahat sila ay natakot kay Hika. Walang nangahas na pakasalan ng masungit na diwata ng apoy. Hindi rin gusto ni Cooper ang diyosang si Hika. Lihim pa rin niyang minamahal si Avery. Ngunit hindi sila naglakas na loob na sabihin ito. Avery, pasensya na, pero kailangan kong tumanggi. Wala akong nararamdaman para sa diyosa ng apoy na si Hika.
Pero Cooper, kung hindi ka papayag, hahayaan ni Hika na sunugin ang bulkan ang sagradong kagubatan at magdurusa ang mga tao. Ikaw o ako ay hindi gustong mangyari iyon, kaya naman nakikiusap ako sa iyo. Sinabi ng kilalang masungit na Diyos ng apoy na si Hika na gagawin niya to. Pag-isipan niyo po itong mabuti. Ang buhay ng mga tao ay nasa inyong mga kamay. Kung ganoon nga, para sa kapakanan ng kaharian, para sa buhay ng lahat, may iba pa ba akong pagpipilian? Sige, sumasang-ayon ako. Ngunit kailangan kong mag-ayos ng isang araw. Kaya bukas ang umaga ay pupunta ako sa inyo. Maaari kang manatili dito ngayon. Ayos lang ba? Sige, kung sino man sa palasyo ang may sakit at nangangailangan ng paggamot, handa akong tumulong. Noong gabing iyon, habang magpapagaling si Avery ng mga tao sa kaharian, lumitaw ang isang malaking makamandag na ahas. Ito ang nakakatakot na matandang ahas na matagal nang nakatago sa lugar ng palasyo. Nagmamadali itong sinalakay ang mga tao doon na naging sanhi na maglabas ng makika sa Avery para lumikha ng proteksyon na harang para sa mga malapit na tao. Sinamantala ng ahas ang pagkakataon na sinakayan si Avery. Ngunit sa sandaling iyon ay sumugod si Prinsipe Cooper at tinakpan si Avery. At natanggap ang kagat mula sa makamandag na ahas. Ngunit siya ay bumagsak ilang sandali lang matapos nito. Dahil ang lason ay kumalat na sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, ipinagtapat niya ang kanyang nararamdaman kay Avery. Nakita ni Avery na isinakripisyo ni Cooper ang kanyang buhay para iligtas siya. Avery, patawad. Hindi na ako makakabalik para pakasalan si Hika. Pero sa totoo lang, ikaw ang taong mahal ko. Hindi kita ilalagay sa panganib. Hindi ko hahayaang mamatay si Cooper para sa akin. Gagamitin ko ang lihim na mahika na muling pagkabuhay para buhayin muli si Cooper. Ngunit ang lihim na pamamaraan na ito ay nangangailangan ng maraming oras at pagsisikap. Kaya kailangan kong kaligtaan ang usapan namin ni Hika. Kaya nagpa siya si Avery na gumamit ng lihim na pamamaraan upang buhayin si Cooper. Ngunit dahil doon, hindi sila nakabalik upang makita si Hika sa loob ng 3 araw. Ang usapan ay 3 araw lamang. At si Avery hindi pa bumabalik sa loob ng 1 buong linggo. Siguradong nagtaksil siya at sinubukang akitin ang aking Cooper. Pahihirapan ko itong gubat at lahat ng tao sa kaharian sa mga gulong dinulot na Avery. Tanging kung ang isang kasal na may tunay na pag-ibig ay magaganap dito, ang kapangyarihan nito ay maibabalik ang kagubatang ito sa dati nitong kaluwalhatian. Sumabog ang bulkan. Mabilis na sinira ng apoy at putik ang sagradong kagubatan. Ang mga tao sa paligid ay kailangang lumikas at ang sitwasyon ay lubhang miserable. Tignan natin kung gaano ako katagal iiwasan ni Avery at Cooper. Talagang makukuha ko si Cooper at iibig siya sa akin. Nang iligtas ni Avery ang buhay ni Cooper at bumalik ng magkasama, nakita nila ang sitwasyon na nawasak ang kagubatan na lubhang mapanglaw. Bakit ang gulo ng lahat? Naghiganti yata si Hika. Kasalanan ko itong lahat. Dahil sa akin, sinira ni Hika ang sagradong kagubatan. Patawad sa kagubatan, patawad sa lahat! Oo, kasalanan mong lahat. Pinagtaksilan mo ko. Inakit mo ang mahal kong si Cooper. Hika, kailangan kong buhayin at ligtas ang buhay ni Cooper kaya hindi ako dumating sa usapan natin. Oo, totoo. Nakagat ako ng makamandag na ahas. Pero salamat kay Avery. Nabuhay akong muli. Sinungaling! Meron bang ibang paraan para buhayin ang tao sa mundong ito? Avery, sisirain kong kagandahan mo para hindi ka na makaakit ng kahit na sino. Hindi naniniwala si Hika kay Avery. Nagalit ang Diyos ng apoy at inatake ang kanyang kapatid. Gustong sirain ang kanyang kagandahan. Mabilis na gumawa ng kalasag na tubig si Avery para pigilan ang kanyang kapatid. Hika, ba't hindi ka naniniwala sa akin? Paano mo ako pakakawalan at ang gubat na ito? Ayokong labanan ang kapatid ko. Sinabi ni Hika kay Avery ang tungkol sa kanyang sumpa sa kagubatan. At ito'y lubhang di makatarungan. Patatawarin lang kita at ang gubat na ito kung papakasalan ako ni Cooper. Tiyak na iibig siya at ang kapangyarihan ng aming pag-iibigan ay magpapasigla sa kagubatan na ito tulad ng dati. Paano, Cooper? Ang kagubatan at ang kaharian na ito ay walang kasalanan. Kaya mo bang maging walang puso na hayaan silang masira? Ang ating masayang kasal ang aayos sa lahat at magdadala ng bagong buhay sa kagubatan. Hindi ba napakaganda? Anong dapat kong gawin para maging maayos ako sa Avery at lahat ng tao kung tatanggapin ko ang kasal ni Hika? Pero hindi ko siya mahal. Ang mahal ko ay sa Avery. Si Cooper at Avery ay malungkot na tumingin sa isa't isa at pagkatapos ay buong tapang na ginawa ang huling desisyon. Sige, pinapangako kong papayag akong pakasalan ka, Hika, kung ibabalik mo ang buhay sa gubat na ito at ang kapayapaan ng mga tao sa kaharian. Magaling, Cooper. Iyon ang kailangan ko. Pinapangako ko sa iyo na gagawin ko ang iyong sinabi.
Halika, magpakasal na tayo dito. At taimtim na ginanap sa harap ng gubat ng seremonya ang kasal ni na Cooper at Hika. Ang lahat ay nagdalawang isip na dumalo at bumati na may pamimilit ni Hika. Hika, tandaan mong ito pa rin ang iyong pangako. Tulungan muna nating buhayin ang kagubatan. Huwag kang mag-alala. Napakadali nito. Halika, tipunin ang kapangyarihan ng ating pag-ibig at saksihan ang mahika nito. Ang diyosa na apoy na may tiwalang tingin ay kinuha ang kamay ni Cooper upang gumawa ng mahika at buhayin ang kagubatan. Ngunit nakapagtataka, ang abo ay hindi nawala. Ang kagubatan ay hindi nagbago. Kulay abo at madilim pa rin tulad ng dati. Anong ibig sabihin nito? Hindi pa ba sapat ang lakas ng pagmamahal ko kay Cooper? Siguro, wala kang nararamdaman para sa akin. Oo, isang panig lang ang pag-ibig mo at hindi ko yun ginusto. Hindi kayang buhayin ng pinilit na pag-ibig ang kagubatang ito. Ngayon lalakasan doon ang loob kong sabihin ito. Ang taong gusto kong paksalan ay hindi si Hika. Ang mahal ko ay si Avery. Nakita ang hindi inaasahang katotohanan si Hika ay lubos na nabigo at nasira. Hindi! Imposible! Hindi ako naniniwala! Hindi yan totoo! Nagyakapan si na Avery at Cooper. Nagsalo sila ng mapusok na halik. Isang himalang nangyari. Mula sa kanilang pagmamahalan at halik ay lumabas ang isang matinding liwanag na lumunod sa dilim at abo mula sa kagubatan. Sa lahat ng dako ay lumiwanag at nuntian muli sa kasiyahan ng lahat. Hindi rin nakalimutan ni na Avery si Hika. Nilapitan niya ito. Marahang tinulungan ang kapatid na tumayo at nagbigay ng payo. Hika, ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng pagsang-ayon ng dalawang tao. Kahit pilitin mo si Cooper, hindi mo makukuha ang puso niya. Hindi ka magiging masaya. Kung magpapatuloy ka sa pagiging masungit, hindi mo malalaman kung ano ang pag-ibig. At hindi mo makukuha ang simpatya ng lahat. Oo, una sa lahat, dapat mong subukan na maging mas masiyahin at palakaibigan sa mga tao. Para makita mo ang iyong tunay na pag-ibig. Tama kayo. Sige, kukunin ko ito bilang isang aral sa pag-ibig at kung paano ituturing ang ating sarili. Tanggap ko ng sumuko. Simula noon, unti-unting nagbago ang diyosa ng apoy na si Hika. Naging mas palakaibigan at mas mabuti ang tingin sa lahat. Hindi siya gumagamit ang kapangyarihan para magbanta ng sinuman. At si Prinsipe Cooper at ang tapat na diyosa ng tubig na si Avery ay natagpuan ang kanilang tunay na pag-ibig. Ang seremonya ng kanilang kasal ay masayang naganap sa kagalakan ng buong kaharian. Namuhay sila ng masaya kasama ang buong kaharian habang buhay. Wow, Fairy Tales!